makakuha ng isang sim para maging permanent lang. So, mga abot niya ng maximum na yung 2 months para makapag-farm ka, makakuha ka ng permanent sim. So, kung... I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black. Hi guys, so bago magsimula, huwag nyo kalimutan mag-like, tapos mag-comment kung may mga tanong kayo sa video na to, then subscribe na rin para support sa video ko. So ngayon, ang explain lang natin, teka lang. Okay, so explain lang natin yung 2.5, farm 2.5 update sa Plant vs. Undead. Ano to? Pa September 2. Hindi ko alam kung sa atin September 3 na siya or ano. Basta nga malapit na, bukas na ata or sa 3. Okay, sa Twitter yung source ko, dito lang makikita nyo. Ito yung sneak peek sa sneak peek to farm 2.5. Are you tired of not being able to get your daily quests? Ito. Ito yung mga bago. Introducing the world tree. So, ito yung ano, ito yung magbabago sa daily quest yung plant sa world. Parang mawala na yon. Then, dito na rin tayo makakakuha ng libreng Lazada box, yung sandbox na tinatawag nila. Then, yun, makakakuha ka ng seeds, saplings, mababalang yung percent ng seeds. Yun. You need to collaborate to take care of the world tree. The more players put in the work, the more reward that trees will give up. Reward from the tree reset daily, so don't miss out on this opportunity. So, eto nga. Ito yung magiging daily quest na natin. Okay, preparation for farm 2.5. So, ito na nga. Hindi na tayo makakapag-convert from LE to PVU kung ang gamit mo lang ay sunflower saplings at sunflower mama. Yan, o, zero NFT asset. So, ang NFT asset is yung permanent plot tsaka yung permanent land. Cannot exchange LE. So, ang goal lang natin talaga ngayon is makabili ng permanent seed na magiging plant. Ang kailangan kasi 100 saplings ata para makakuha ng isang seed para maging permanent plant. So, mga abot niya ng maximum na yung 2 months para makapag-farm ka, makakuha ka ng permanent seed. So, kung kailangan mo, kung gusto mo mag-start, mga 12 PvU tokens ang kailangan mo. Ano natin? Calculate natin. So, sa isang land, libre 500 sap, 500 LE, limang saplings, plus 200 isang mama, 700 na, plus 6 pot, 50 isa, so 300. 700 plus 300. So, 1K divided by 70. Mga 15. 15 pala. Ulitin natin. 500 plus 300 plus 200. Tapos, plant tsaka crow. Kunin nyo na lang yung daily cost kasi may 50 LE naman daily rewards. So, yun. Mga 15 PvU tokens para mapuno mo yung free land mo. Then, yun, kailangan yung mga maximum 2 months para makaroon ka ng LE na mako-convert mo sa 100 saplings pambili mo ng permanent seed. Tapos, kung meron kang isang permanent plant, rate of exchange is 300 LE to 1 PVU. So, malaki pa din, 300 LE ang kailangan. Then, 2 plus plants or meron kang land na binili, ang rate of exchange mo lang is 100 LE equals to 1 PVU. So, ang magiging talaga dito, magiging pabor talaga siya sa mga nag-invest ng plant, permanent plant tsaka ng land. Kasi marami ng abusado yung ang daming account na agad ginawa eh. Para lang makuha agad yung ROI tapos kikita agad ng malaki. In just 6 days, 12 days, yun. Mas pinaboran ngayon ng plant versus undead yung mga nag-invest talaga. Implement an extra layer of bot detection tool on our server side. Yan. Para sa mga bot. Then, 2 important questions.
Can players still play with low investment? Ito na nga yung sinabi ko sa inyo, na you simply grow sunflower mama tsaka saplings, tapos magkakaroon ka ng enough LE to buy 100 sunflower seeds. Then exchange mo yon sa permanent plant, NFT plant, para makapag-farm ka na ng LE, ma-convert mo sa PV. Sandboxes from daily also drop seeds if you're lucky. Yun nga, yung daily rewards dito sa World Tree na magiging daily quest, may daily rewards tayo na sandbox. So meron din yung chance na makakuha ka ng seeds kasi napakaliit lang. So is the LE I invested in the NFT plant is forever lost? Not at all. If you ever decided to leave the game, yun, kung ayaw nyo yung update na to, yung NFT assets nyo, pwedeng maibenta sa market para maging PvU, then ibenta nyo. Lastly, there are some other minor changes. Yun, yung oras, parang hindi na siya kung kailan mo dinileg, yun din yung oras para ma-expired yung pagwa-water mo. So, meron na siyang specific time para ma-plant mo, ma-deligan mo lahat ng plant sa free land mo. Yan yung tigda dalawa. Tapos yung pag-appearance ng crow, babawasan nila yung chance na 10%. Then, between 2 to 10 hours after its last appearance. So, machi-check mo na siya lagi. May sinabi ng oras na pwede siyang mag-appear. Para hindi humaba yung oras na pagkuha mo ng LE. Server has been scaled up. Allow for 6 group of players at 30 minutes interval. So, makikita mo pa rin siya. Kung anong batch ka, kasi ang ngayon, ang group is 12. Ngayon, 6 group na lang, tapos every 30 minutes. Take care of your farms and stay tuned for more info on Farm 2.5. So, hindi pa tato yung lahat, parang sneak peek lang. So, ayun nga, makikita nyo naman dito, yan, kung anong group kayo. Ayun na pala na, group 6 to 6, group 1 in 18 minutes. So, kanina, pwede na. In a few seconds. So guys, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. Pwede nyo i-like yung page o JC Potter, search nyo lang. Then comment na lang kayo kung may tanong kayo. And please subscribe para tulong na rin sa pwede na ako mag-harvest. Tsaka isa nga palang tips, kung sabay-sabay yan, kailangan dito nyo, yung harvest. Huwag nyo i-harvest all kasi nakadagdag siya ng traffic sa server. Yun, tapos remove natin. Yan, yung crow dito makikita sa karatula. So, meron na akong, meron na akong isang pot. So, bilhin na lang ito. Dalawa, tapos isang pot. Yan, select mo lang, tapos select nyo. Yan, 0 out of 5. Click nyo, then. Then, delete twice. Yun, September 2. So, yun lang guys. Please subscribe kung nagustuhan nyo yung video. Tsaka mag-comment kaya kung may tanong kayo. Then, salamat. Bye. Thank you.